Kasi ganyan yun, nandito tayo ngayon sa Ilacuana 2, Nagpayong, Barangay Pinagbuhatan, along Sandoval Avenue. Yan yung sa may pakurbana, papunta na dito sa Villa Aurora. To. At nagkaroon nga ng vehicular accident dito. At ito ay nangyari kani-kanina lang before 1. At ngayon ay time check natin ay 1:05. At ngayon ay dumating na nga yung ambulansya at yung rescue ng Barangay Pinagbuhatan para bigyan ng paunang lunas ang lalaking ito. Ang sasakyan niya ay itong Sniper 150 na may plate number na 446DHC. At ngayon na tanungin natin yung ilang mga impormasyon patungkol nga rito sa vehicle accident na nangyari dito. At sa ngayon, makikita natin na nagkaroon siya ng kaunting galos dito sa kanyang kanang noo at meron din siyang patch na dito sa kanyang kanang braso, particular malapit dito sa siko doon sa kanyang joints ano. Sir, pwede mong maikwento sa amin kung ano yung nangyari? Sir, may parating po kasi sa akin. Napapunta po dito. So, ginawa ko po yung pasalpok na ako, sir. Pumikit na lang ako, sir. Pumikit na lang ako, sir. Kasi nga, tatama na ako, sir. So, ginawa ko, sumemplang na lang ako, pakaliwa. So, familiar kayo dito? So, lumalabas, sir, self-accident. So, wala akong tinamaan. Wala akong tinamaan. So, ginawa ko, sir, yung kasalubong ko, siya ang lumigtas. Hindi ko alam kung sino siya yung sir. Ah, okay. Hindi ko alam, sir, kung sino siya. Kasi nga, sir, sobrang bilis na pangyayari. Tagasaan po kayo, sir? Kasabi ko sila, sir, eh. Kasabi ko sila, sir. Ito, sila, kasabi ko sila. Pauwi na kami. Ah, saan po kayo uwi, sir? Pauwi ako, sila, pa kaliwa, pa dito, pa... Bilacuana. Pasig. Ah, Pasig. Tapos ako po, pakanan po ako, pa Antipolo. Ah, pauwi kayo ng Antipolo. Pa dito po ako sa may Black 2 po. Dito po ako pa Antipolo. Pero familiar kayo sa daanan na ito, opo, sir? Familiar naman po. Ah, pakurba talaga. Nagito po, may bayad po kami dito sa Black 2. Eh, ngayon po ang sinasabi okay. ko, sir, na yung ka-step, ano ko po, dito po ako nag-stay. Pauwi na po ako, tapos sila po, pakaliwa, pakanan po ako. Oh, sir, kumusta naman na... Oo naman, sir. Ito lang po ang hindi ko nararamdaman na... Medyo namamanhid. Meron po namamanhid po itong kanang okay. ko. Sir, pwede ba namin malaman yung pangalan ninyo? Yung ilang mga detalye tungkol sa inyo? My name... Pangalan ko po is John Michael Bautista. Dito po ako, taga Black 2. Black 13 po. Kayo? Po. 23 years old. 23 years old. Dito okay. lang so, po pauwi na Black. Dapat kayo ng Antipolo, no, sir? Opo. Pauwi na po sana ako ng Antipolo, pero... Nagpakasakali po ako sa staff, father ko o mother ko na umuwi po ako sa kanila para po doon po sana magpahinga. Pero ganito po ang nangyari. Ayun po, anong nangyari. Sige, sir, maraming salamat po sa pagbibigay ng informasyon. At ngayon nakita natin dito ang Pinagbuhatan Rescue Team ngayon din. Nandito na rin yung ambulansya at maya-maya lamang ayon doon sa nakuha nating informasyon ay para nagkaroon na agreement na dadalhin sa pinakamalapit na ospital, ano? Kontak pa sa doktor. Ah, okay. So, ano po yung mga info na makukuha natin dito sa... Una-una po, tinanong po yung pasyente kung nababadala sana at saka relative po protocol. Nagkukontak pa po sa doktor bago dalhin yung pasyente. Okay. Sige sir, maraming salamat po. So, again, ito po yung aming namaneho ng lalaking ito. At nagkaroon nga ng pinsala itong motorcycle, particular dito sa unahang gilid ng Sniper 150 at yung cowlings niya o yung dito sa may band ng headlight ay nagkaroon nga ng malaking pinsala. So medyo disformado na ito at makikita natin dito yung pinsala. So again, dito po yan sa may Bilacuana, particular dito sa tapat ng isang Japanese restaurant. So ito yung may pakurba dito sa Sandoval Avenue at ito yung papunta ng Nagpayong at ito naman yung papunta dito sa Palatio at Ilugin. So familiar yung karamihan ng mga pasiganyo dyan. Okay, sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan naman na ang lalaking na aksidente, si John Michael Bautista. At dito natin tatapusin ang broadcast natin mula po rito sa Barangay Pinagbuhatan, Josh de la Cruz, para sa Bravo News Pasig.